Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kaibigan, simula na po ng aming Sultari Cup ngayong araw na ito. Please pray for us, the Southern Tagalog region, priest at mga limandaang pari po ang ihohos ng kamay ni Jesus simula sa araw na ito. Ngayon po mga kaibigan, ay ating pong pagninilayan ngayon ang pagpapagaling ng alipin ng isang sentiryon. Alam po niyo ito pong banal na ebanghelyo ni San Lucas ay may version din po si St. Matthew at si St. John. Pero the account of St. Luke is very much unique. In what sense, Father? The mention of the mediation and intercession. Na hindi nyo makikita doon kay St. Matthew and St. John na humingi po ng tulong pa sa Jewish leaders at ito pong centurion. Ang centurion po, alam natin na siya ay pagano at hindi po siya Hudiyo. And perhaps he is well aware of the seeming conflict between the Jews and the Gentiles and the pagans. Kung kaya naman, sabi niya sa sarili siguro, magpapadala na lang ako ng Jewish elders ko para mag-intercede at mag-mediate sa akin. Pero naniniwala ako na mapapagaling niya ang alipin. And there is no barrier for me even though I do not belong to their group. I believe in Jesus. I believe that my slave will be healed. Mga kaibigan, lumulutang po yung sabihin natin yung paghingi ng tulong nung centurion sa Jewish elders niya. And to ask for intercession is a certain kind of trust to another person. Isa pa ho, it is a sign of humility to rely on another for the healing of his servant. Kaya nga, the bottom line of the story is the humility and the trust of the centurion na humingi pa ng tulong sa kanyang Jewish elders to mediate for the healing of the slave. And Jesus did not stop the mediation. Jesus approved of the mediation by simply doing the healing. Kaya naman po, paano po niya nagawa ito? Dahil tinan niyo mediation, ha? Sabi nung mga Jewish, napakabait po ng taong ito. Karapat-dapat lang po siyang tulungan. The depth of gratitude during the time of the Lord is very, very much pronounced. Na kaya mo gagawin ng isang bagay dahil yung mga tao may utang na loob sa iyo dahil may ginawa kang kabutihan sa kanila. Malakas ang loob nung centurion sabagat alam niyang siya ay nakatulong doon sa mga tao. At can we honestly believe na tayo rin po kaya paghihingi tayo ng tulong? Can we honestly believe na tayo tutulungan sapagkat meron tayong ginawang kabutihan? Can we honestly believe that we can receive the same kindness and the same kind of treatment simply because we have done good things to the people whom we are asking for help? Hindi naman po nang babaoy kung hindi yung the depth of gratitude that these people exhibited ay pagpapakita rin lang po ng kanilang pagmamahal dun sa taong iyon. Now, yung to love God, to love the people, yan po ang naririnig natin lagi sa mga speech, hindi lang po ng mga pare, kundi ng mga politiko. Paano po ba natin mamahalin? Well, the centurion exhibited that kind of love. To love people means to respect their faith and their belief. Alam po niyo ang centurion na hindi po Hudiyo. Siya po ay pagano. Pero he built synagogues for the Jews, respecting their belief
respecting their faith. To love people means also to be sensitive to their needs. At bilhin nyo, and to give their special needs. Ibinigay nga niya yung synagogue dahil alam niya na kailangan nila ang sinagoga sa pangangaral ng salita ng Diyos. To help them spiritually so that they may meditate on the Word of God. To love people is to express it in words, not only in words, but in action. Concrete actions by becoming sensible to their needs as a nation. Siguro po itong pagpapakita ng kahandaan nung senteryong tumulong ay pagpapakita lamang ng kanyang dakilang pag-ibig sa mga tao kahit sila ay magkakaiba ng paniniwala. Mga kaibigan, kahanga-hanga po ang pananampalataya ng senteryon. And Jesus well rewarded the kind of faith, sapagkat sabi nung senteryon, yung naririnig natin sa communion, Panginoon, hindi na ako karapat-dapat na pumunta ka sa akin. Sabihin mo lamang, say the word, and my servant will be healed. Hindi kami karapat-dapat na manirahan ka sa amin, pero sa isang salita mo lang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang tunay na nagpapagaling ay ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang meron siyang magandang plano sa atin, pananampalatayang pagagalingin tayo ng Panginoon. Can we say this word na lagi natin binabanggit sa ating mga misa? Say only the word, and I shall be healed. Amen. Father God, we ask to bless those people who are watching our YouTube channel. To please grant them the kind of faith that move mountains, the kind of faith that can heal them, the kind of faith that can change their lives. Please touch them and heal them. Whatever sickness that they may have, physically, emotionally, spiritually, psychologically, damhin po ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman. In the name of Jesus, Son of the Living God, through the power of the Holy Spirit, receive the healing touch of the Lord, especially you who are in the hospital, you who are in pain, you who are suffering, you who have great sickness like cancer. Heal, Lord Jesus Christ, their cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. At tanggapin po ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa lahat ng inyong karamdaman, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, brothers and sisters. Again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit like to my video presentation. Thank you and God bless you. Have a blessed Monday. Amen.